Sikat na Covenant ay isa sa pinakamisteryoso at pinakasakradong bagay sa Biblia. Bukod sa ito ay isang banal na kagamitan, ito rin ay isang makapangyarihang armas mula sa Diyos. Sapagkat minta na itong ginamit ng mga Hudyo bilang isang armas ng digmaan. Ang Ark of the Covenant ay kayang pumatay ng libu-libong tao, at kaya rin itong musake ng higanteng pader ng makapangyarihang syudad. Walang nakakalam kung saan talaga nagmula ang Ark of the Covenant, ngunit ang Biblia ay may sariling paliwanag kung saan nagmula ang misteryosong kahol na ito. Nagsimula ang istorya ng Ark of the Covenant noong 15th century BC. Nang isanin ng mga Israelita ang Ehipto, tinawag ng Diyos si Moses upang magtumo sa bundok ng Sinai. Nang makarating si Moses sa bundok ng Sinai, ipinigay ng Diyos ang dalawang tablet na naglalaman ng 10 utos. At pinigyan din ito ng kaalaman ng Diyos kung paano gawin ang banal na kagamitan. Asumi Mikdash Bishakanti Bitohan, ako ang inyong kikilalaning Diyos na puprotekta sa inyo. Sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin. At tatanggapin mo ang mga bawang pusong inihahandog nila. Gumawa ka ng lukluka ng awa na yari sa purong ginto. Inutusan ng Diyos si Moses na buuin ang Ark of the Covenant upang dito niya itago ang dalawang stone tablet na naglalaman ng 10 utos. Ang kautusan ng Diyos patungkol sa pagbuo nito ay napakadetalyado. At sa mga hindi nakakalam ay maaaring nakagawa ang mga tao ngayon ng eksaktong replika ng Ark of the Covenant kung susundin lamang ang mga instructions ng Diyos na nakasulat sa Book of Exodus. Ang Ark of the Covenant ay maraming beses nang nagpakita sa mga biblical narrative. Nagagawa rin ito magpamalas ng mga himala. Nang makarating ang mga Hebrew sa kanilang lupang tanapo, ang Ark of the Covenant ay milagrong hinati ang Ilog Jordan upang ang mga Hebrew ay makatawid ng ligtas. Ito ay nahahawig sa kwento na kung saan hinati ni Moses ang dagat upang sila ay makatawid at makatakas sa mga taga-Ehipto. Taming dalawang tao lamang ang maaaring makalapit sa Ark of the Covenant at ito ay si Moses at ang kapatid niya si Aaron. At gamit ang Ark of the Covenant ay nagagawa ni Moses at Aaron na direktang makipag-usap sa Diyos. Iilang tao lamang ang nakakalam na mapananib ang paglapit at pagdikit sa mahiwagang kahon na ito. Ayon sa Biblia, may mga taong namatay matapos aksidenteng nahawakan at nadikit ang katawan sa Ark of the Covenant. Ang dalawang pamangkin ni Moses na si Nadab at si Abihu ay palihin na pumasok sa tent kung saan natatago ang mahiwagang kahon na ito. Nang lumapit ang dalawa sa kahon, silang dalawa ay nasunog at natusta. Na parabang kinamaan ang mga ito ng kitlat at mataas na bultay ng kuryente. Kung babasahin naman ang Second Book of the King ay may malaigilang aksidente ang nangyari dahil sa paghawak ng mga tao sa Ark of the Covenant. Isa na rito ay ang tungkol sa isang lalaki na nagnanalang pusa. Nang nakasakay sa karuahe ang Ark of the Covenant upang dalhin sa Jerusalem, ang karuahe ay biglang tumagilid. Biglang hinawakan ni Uzzah ang banal na kahon upang mapigilan itong mahulog. At dahil dito, si Uzzah ay biglang namatay na parabang ito ay tinamaan ng kitlat. Ang isa sa pinakamalaking sapunan na nangyari dulot ng Ark of the Covenant ay nanito ay mapunta sa bayan ng Bet-Shebesh. Sa kadahilan ng gusto ng mga tao doon na makita ang dilalaman ng Ark of the Covenant, binuksan nila ito. At dahil dito, ang kanilang bayan ay nilamon ng apoy na tila sumabog ang isang bomba. At sa kasamaang palad ay libu-libong tao ang nasawi sa trahedyang ito. Napakaraming kwento sa Biblia tungkol sa mga taong namatay dahil sa Ark of the Covenant at ang ibang mga taong namatay dahil dito ay nagkaroon ng mga sugat sa balat at ang kanilang mga buhok ay nalalagas. Dahil sa tindi ng kapangyarihan paglay ng Ark of the Covenant ay naisipan ng mga Hebrew na gamitin ito para sa kanilang sariling kapakanan. Dinadala nila ito noon sa mga digmaan upang patawalan ang napamamatay nitong kapangyarihan. Walang sino man ang hindi tinatablan sa kapangyarihan paglay ng Ark of the Covenant sapagkat kahit sino ay maaaring mamatay kapag mali ang paghawak sa kahon na ito. Unganapin ng mga Nazi noon dahil naniniwala ang kanilang pinuno na ito ay magagamit nila bilang isang makapangyarihan armas. Noong 1961, may mga estudyante sa Universidad ng Minnesota na sinubukan gawa ng replika ang Ark of the Covenant base sa mga instruksyon na nakasulat sa Biblia. Ngunit hindi nila itinuloy ang proyekto gito sapagkat ang replika ng Ark of the Covenant na kanilang nirika ay naglalabas ng hindi makontrol na kuryente. Ngunit ano nga ba talaga ang misteryosong kahon na ito? At bakit marami ang mga biglaan namamatay sa tuwing napapadikit at nahahawakan ang bagay na ito? Marami ang nagsasabi na ang Ark of the Covenant ay isang makapangyarihang baterya. Isang unstable na power source na bigla-bigla na lamang naglalabas ng malakas na bultay ng kuryente sa tuwing may conductor na madidikit dito tulad na lamang ng katawan ng tao. Ito marahil ang dahilan kung bakit nasunog at natusta ang mga taong namatay dahil sa maling paglapit at paghawak sa misteryosong kahon na ito. Sa madaling salita, ang mga taong nito ay aksidenteng na kuryente. Ang mga bagay na katulad nito ay nagpapatunay na ang Ark of the Covenant ay isang alien technology na nagmula sa Diyos. At sa madaling salita, ang Diyos ng sangkatauhan ay walang duda na isa itong nilalang na nagmula sa ibang planeta na kung tawagin ay alien o extraterrestrial. Sapagkat bakit magbibigay ang Diyos sa mga tao ng isang teknolohiya kung ito ay isang makapangyarihan at espiritual na nilalang na gumagawa ng himala o milagro na iniisip ng mga tao ngayon? Ang Ark of the Covenant ay sumisimbolo sa pisikal na presensya ng Diyos.
Maraming mga eksperto naniniwala na ang Ark of the Covenant ay totoong nag-exist noong unang panahon. Ito ay dahil sa napakadetalyadong paglalarawan ng Book of Exodus sa mga pisikal na tatanian ng misteryosong kahon na ito. At manino na inihayag sa Book of Exodus kung ano ang dimension, sukat, at kung ano-ano ang mga materyales na gagamitin upang mabuo ito. Mamatatanda rin kultura sa Middle East noon na gumagawa rin ng kahon na katulad na katulad ng Ark of the Covenant at ito ay kanilang ginagawa para sa kanilang Diyos. Isa na rito ay ang Egyptian Procession Box. Ito ay isang uri ng sagradong kahon na kung saan napapwesto sa ibabaw nito ang imahe ng Diyos ng Ehipto. Katulad ito ng dalawang kerubina na nakapwesto sa ibabaw ng Ark of the Covenant na kung saan sinasabi na kaupo ang Diyos. Noong nadiskubre ang libina ng Pharaoh na si Tutankhamen noong 1922, may natagpuan doon ng mga archaeologists na isang kahon na tahawik ng Ark of the Covenant ay nilalarawan sa Biblia. Ngunit si Anubis ang nasa ibabaw nito at hindi ang dalawang kerubina na kinukwento ng Biblia. Ang isa pang katulad ng Ark of the Covenant ay natagpuan sa isang sinaunang Phoenician sarcophagus na kung saan natahimlay ang labi ni King Aharam. Sa gilid nito ay makikita ang nakaukit na imahe ng Phoenician Supreme God. Inilalarawan dito ang Diyos na si El na nakaupo sa isang trono na kung saan nakabantay ang dalawang kerubin. At ito ay nahahawig sa mercy seat na nasa ibabaw ng Ark of the Covenant na kung saan sinasabi na tita ni Moses na nakaupo ang Diyos sa isang trono at binabantayan ng dalawang kerubin. Ang mga pagkatahawid na ito sa mga magkakalapit na kultura ng mga Hebrew ay nagpapatunay na totoong nag-exist ang Ark of the Covenant noong unang panahon. Nang marating ng mga Hebrew ang lupang pangako, ang Ark of the Covenant ay kanilang itinago sa kanilang unang templo. Isang araw ng ipagdiwang ang Passover, inilabas ng mga pari ang Ark of the Covenant upang maiparada ito. At matapos ang kanilang pagdiriwang ng Passover ay ibinalik ng mga tagapamahala nito ang Ark of the Covenant sa Jerusalem upang muli itong maitago sa kanilang templo. Matapos maibalik ng mga pari ang Ark of the Covenant sa templo ng Jerusalem ay misteryoso itong naglaho sa biblical narrative. Hindi na muli pang lubita o nabanggit sa kahit anong kwento ang Ark of the Covenant matapos itong maibalik sa templo. Sa madaling salita ay bigla itong nabura sa kasaysayan ng mga Hebrew. Magmula noon ay wala nang sino mang tao ang nakakaalam kung saan ito naruroon. Ito ang kinakamalaking misteryo na iniwan ng Ark of the Covenant at pagpahanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang sangkatauhan ng misteryosong kahon na ito. Ngunit sa kabila nito ay marami ang naniniwala na ang kinakamagandang pag-asa upang mahanap ang Ark of the Covenant kaya maghintay lamang ang sangkatauhan. Sa pagkatayon sa isang propesya, ang Ark of the Covenant ay magbabalik sa takdang panahon. At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng Tifan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlat, kumulo, lumindol, at humula ng mga batong yelo. Noong 2022, isang pangkat ng mga arkeologo ang gumawa ng isang kaharahang anunsyo na yayalik sa sangkatauhan dahil natutasan nila ang isang balita na kakaedad na ng 3,200 taong gulat, The Folded Leaf, na tablet na may nakasulat na pinakalumang kilalang sulat na Hebreo na natagpuan sa Huliran. Ang mga arkeologo sa pamumuno ni Dr. Scott Strickland ng Bible Seminary sa Texas ay naniniwala na ang tableta ay nagpapatunay na ang mga Israelita ay marunong bumasa at sumulat nang pumasok sila sa Holland. Sa makatuwid na isulat ang Biblia habang nagkakanakakilal sa mga pangyayari, sinasabi rin nila na ang tableta ang nagkataglay na pinakaunang kilalang sulat ng banal na pangalan ng Diyos. Mahigit sa isang taon matapos ang paghahanap, ay unang inihayag sa pamamagitan ng media. Ang mga arkeologo ay naglathala ng isang akademikong artikulo tungkol sa controversial na first tablet. Ang maliit at nakatiklot na tablet ay natuklasan noong 2019 sa Mount Ebal, malapit sa Biblical Shechem, sa isang tungpok ng mga itinapon na tuli at mga labi mula sa mga paghulukay na isinagawa noong 1980s. Ang bundok Ebal ay nabanggit sa talatang Deuteronomio 11:29 bilang isang lugar ng mga sumpa at ang tungpok ng mga labi ay mula sa isang lugar na pinaniniwalaan ng pilot arkeologo na isang alkan. Bible kung saan natuklasan ang tableta at tugmasa nakasulat pati ang lugar ng Mount Ebal at pati mismo pangalan ng Diyos na roon din. Dito mong nakasabi na ang natuklasan nila ay may pangalan ng Diyos na YHW. Patunay na walang duda, tunay ang Biblia na ginagamit dati. Ganito basahin natin sa Deuteronomio 11:29 sa sali ng ASMT. Kapag dinala tayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lupain ng inyong titirhan, at aanghinin, ipapayad ninyo ang mga pagpapala sa bundok ng Jericho at mga sumpa at ipapayad ninyo sa bundok ng Ebal. Tugma ang lugar na pagkuhanan kung saan ang tablet ay may pangalan ng Diyos. Sinuri ang tablet na ito at dumaan sa pinakamalal na pag-aaral upang maisalin sa wikang Ingles kung ano ang nakalagay sa tableta na ito. Ang lead amulet na may sukat na 2 cm kudrado ay natagpuan sa pamamagitan ng wedge shifting material na kinuha mula sa isang site sa Mount Ebal na kinuhay ni Prof. Adam Shelthal, mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Naatiklong sa kalahati ang mga letrang nakasulat sa lead foil at hindi matupoy at ang metal ay masyadong maluto para mabuksan.
Hayaang mga abulet ay itinadala sa mga mananaliksik sa parad na gumamit ng tomographic scan tulad ng mga medical diagnostic CT scan upang mabasa ang nakatagong teksto. Ang mga pag-scan ay nagsiwala ng isang sinaunang photo-alphabetic na inscription Hebreo na binubuo ng 40 kitip na binubuo ng 23 kasalita. Matapos ma-decipher ang teksto na tupoy na ito, isang destino, isang fresh tablet. Nakasulat sa tablet na ito ay ang 10 beses binanggit ang salitang sumpa at 2 beses binanggit ang pangalan ng Diyos. At nakalagay din ang salitang isinumpa ng Diyos na si YHW 1129 sa salitang ASMD. Kapag dinala kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lupain ng inyong itirhat at aangkinit, ipapahayag ninyo ang mga pagpapala sa bundok ng Jersey at ang sumpa ay ipapahayag ninyo sa bundok ng Ebad. Kitap, tugma-tugma ang sabi ng verse at ang sumpa ay ipapayag ninyo sa bundok ng Ebal na siyang nakasulat naman sa lapuhang tablet itong 2019 lap na banggit niya ang salitang sumpa at mismong pangalan ng Diyos. Ang salitang YHWH ay hindi pwede lagyan ng pawebs at hindi rin pwede bigkasin ng sarili nating bika. Tulad ng sinasabi dito sa Revelation 22:18, ating sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdadagdag sa mga ito, ay magdadagdagan siya ng Diyos ng mga salo na nakasulat sa aklat na ito. Aling aklat na tinutukoy sa Revelation na huwag daragdagan? Walang iba kundi ang Biblia na ating pinabasa at kasama na dyan yung bahagi na nakuha na piyaso ng tablet na siyang may patutuog na tunay at mayroong sumpa kung sino ang magdadagdag lalo sa pangalan ng Diyos. Tulad ng sinasabi dito sa Deuteronomio 5:11 sa Psalm PLAB. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mo Diyos sa walang pabuluhan. Sa pantak hindi aariin ng Panginoon na walang sala ang umangkit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Sabi, banggitin lang sa walang kabuluhan. Kaya po, ano yung natuklasan ng YHW? Ay hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan. Sa makatuwid at sa madaling sabi, ang pangalan ng Diyos ay hindi maaaring banggitin ng tao, kaya ginamit ng mga Hebreo yung tetragrammaton na YHW.